It's kakanin time at gagawa tayo ngayon sa isa sa pinaka-classic na kakanin na niluluto natin ng mga Pilipino. Ito ang Biko. Simple, simple. Luto na. Ang Biko ay isa sa pinaka-classic na kakanin na kilala natin through the generations at niluluto natin yung Biko even before the Spaniards arrived kasi ritual food siya. So, meron na akong kanin dito. Ang gamit ko ay malagkit. It's just 1 cup of malagkit. No? Cook normally, so paano ka magsain ng kanin? Ganun din yung pagsain mo dito sa malagkit natin. And we just let it cool and rest while we make our latik or our coconut jam. So, I have here kakang gata or coconut cream. So, a lot of us kasi, bumibili sa palengke at tinatanong na, ano kadami yung niyog yung kailangan ko? Usually, yung isang niyog nakaka-yield ng 1 cup na gata. So, pag nagluluto tayo ng Biko, 1 cup na bigas, 1 cup na malagkit, 1 cup din ng gata yung kailangan natin. Yun ang rule of thumb ko. Pero alam mo naman, pag nagluluto tayo, yung basis talaga natin is we use our senses, so nakikiramdam tayo kasi, for example, sasabihin mo yung recipe natin, ganito, 1 cup na ganyan. Yung niyog, hindi na pare-pareho ng size, di ba? Even yung bigas natin, hindi pare-pareho ng alsa. Kaya, even if you have a standard recipe, kailangan mong pakiramdaman para mag-swak siya. Lalagyan ko siya 1 cup of gata, 2¾ cup of muscovado sugar, brown sugar, or in this case, ang gamit ko ay coconut sugar, no? Lower glycemic index, less sweeter. So, gagawin ko dito, we just let it cook until it reduces. Meaning, pinapakuluan natin to evaporate part of the liquid para mag-intensify. So, ito siya, as we cook, it will become thicker. And, one thing also, pag gumagawa tayo ng something na matamis, always natin lalagyan ng a pinch of salt. Just a pinch of salt para mag-balance yung sharp na matamis na nakakaumay. Meantime, while our coconut is boiling, meron akong langka. A few pieces of langka lang. Ito, if you don't have the fresh langka, you can use the jarred preserves, langka preserves, binatamis na langka. Or you can use a little bit of ginger. Or in some cases, yung paboritong-paborito ko talaga na version ng Biko is gumagamit ng anis. Anisid, hindi star anis ha. Anisid ang ninalagay dito. And I just, you know, cut into strips, julienne or langka, jackfruit, no? For those people who don't know what langka is, it's jackfruit. Yan. Add to our latik. Slowly nagtithicken na yung ating coconut jam, ating latik. And you will know pag nare-reduce siya kasi yung we will have smaller bubbles. The thicker the sauce becomes, the smaller the bubbles you will see on the side. Nakikita mo? It means that it's already thickening. A lot of us these days are into convenience products kasi alam mo, for convenience, bumibili lang tayo ng canned coconut or sometimes gumagamit ng powder. But for people abroad na wala talagang access sa fresh coconut kasi hindi naman nabubuhay yung coconut in mga, you know, cold countries, you have to use the canned. Wala kayong choice. But my suggestion is, this is my special tip to you. If you use canned, the key to be able to achieve that coconut flavor na gusto mo na hindi mo mahanap sa canned product is to add a tablespoon or 2 of virgin coconut oil. Di ba yun ang gusto natin, nagluluto tayo ng may gata, yung nagre-render yung konting coconut oil sa side. So, you see, nag-change na yung boiling niya. Very small bubbles. Ibig sabihin, gata is almost ready. And our langka is already tender. But you still see it na it's still visible. You don't want it to boil into a mash. We still want to see our streaks of langka. So what I do is, before I continue to cook our gata, I will separate around half, no? Less than half, around 1/3 of our mixture. And 1/3 of our mixture. Yeah, that's good enough. And I will continue to simmer this. While I'm simmering, I will now add our cooked malagkit. So here, my malagkit is cooked. I will just add it. So, di ba sobrang simple lang ng process natin?
So alam mo, iba-ibang tao, iba-iba namang style ng pagluluto. What I try to do is really to simplify the process so that mas maraming gusto magluto. Kasi if you try to complicate cooking, yung mga walang mood magluto, lalong hindi gaganahan magluto. So we really mix our malagkit and our coconut jam very vigorously, very well, para even yung coloring ng ating rice. Or else, magiging may white part, may dark part, and all that. So, ito, it has to mix until even. So, I cooked it for a few minutes, around 3 minutes, na very low fire, at imi-mix ko ulit siya. So, yung ginagawa natin, we're trying to really meld the flavors of the langka, the coconut, the sugar, and the rice. And I'm ready to plate. Yan. Turn off the fire. Yan. So, I have some ramekins, pie dishes here na lined with banana leaves para maganda yung presentation natin. And also, it adds a very nice aroma. Yan. So, look at our kakanin, our biko. It's very sticky now. And may konting oil na nag-render sa gilid. Yeah? So, that's very typical of kakanins. And ipa-flatten lang natin yung ating biko. And remember yung tinabi natin na santan or latik or coconut jam na iniwan natin, we will just pour over our gata. So you can just let it rest for a while to set. Or what I like to do, I like to bake it in the oven for around 10 minutes at 200 degrees. Kasi gusto natin yung, gusto ko yung medyo tumututong na yung taas niya. So, here it is, our very easy to do biko. I just garnish with a little bit of fresh langka. So, kayang-kaya mo itong gawin sa bahay. Ito na yung biko para sa nagmamahal kay Bibi ko. Simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.